I read or heard some people say na huwag na si Gerphil, si David Foster nang bahala sa kanya. So, now that you mentioned na wala naman siyang in-offer sa'yo, do you sort of blame him or do you attribute why he didn't win to what he said? Actually, po, based sa experience ko sa interest get talent, auditions pa lang po nung binigay ni Mr. Dave Foster yung Golden Buzzer sa akin. Madami na po nagsasabi na parang winner na nga daw po ako dahil nga po dun sa once in a lifetime opportunity na nangyari. Para naman po sa akin, okay lang naman po yun na syempre po, kanya-kanya mga komento, kanya-kanya mga opinion. Pero para po sa akin, masaya na po talaga ako na at least nakarating po ako sa grand finals at nakabating po ako sa top 3 dahil lang po sa mga supporters ko po, loyal supporters ko po at yung family ko po sumusuporta. So wala kang tampo kay Mr. David Foster? Ay wala po. In fact, nagpapasalamat po sa kanya kasi siya po talaga yung isa po sa mga iniidolo ko po pagdating sa music industry. Okay, thank you. Alright. Do you have another question from our friends in media? Yes. Hi, yes, please introduce yourself. I am Marvin from Choir Datman. My question is for Gerphil. Curious lang ako, di ba ikaw nga yung Golden Girl ni David? Gaano kayo naging close sa isa't isa? Do you talk about personal things or like, nag-share din ba siya ng mga techniques sa'yo sa pagkanta? Yun na po, madami po mga nga nag-iisip po na baka po pag nasa backstage kami, meron po kami na chance or opportunity na kami po mga contestants, ma-meet po yung mga judges. Pero sa totoo lang po, hindi po talaga kami nakakapag-interact with them backstage. At in fact, nagkaroon na po kami ng usapan. Doon lang po sa after na ng show, on stage, nung may mga iba rin pong mga medias, tapos picture taking, doon lang po. Thank you.